Good afternoon, everyone. I'm back after a long break. This is Ben of Kennel Von Subaka. Today's video is to show you yung pag-imprint namin sa puppy for obedience. That meant for sport, ring sport, especially ring sport. There will be no correction, just pure play lang. But this will help you para ma-establish yung foundation niya sa heel works and recall pagdating ng tamang panahon after ng tipi. So, let's go and make this video. So, this is Jack Moosh, 3 months old Belgian Malinois pup. First introduction ko sa weasel. Ang use ng weasel is for the recall towards do sa pag serious training na coming from the bite. You recall the dog with the weasel, balik siya. So, ito yung pag-imprint. Para yun sa exercise pagdating ng panahon. Yeah. Good. Good, good. Wala, super. Good girl. Very nice. First introduction. Voila, super. Voila, super. C'est bon. Très bien, stop. And next exercise naman is yung upie is punta sa heel position sa left side. Using the lure, the food muna tayo at this time, and toy later on. So short lang lagi ang exercise nyo, healing and bigay ng reward. Maximum at four seconds nung healing nyo, bigay na kagad na reward. So, hindi siya magsawa kagad. Yep. Hit. Push. Voila, super. Good. Front. Here, sa front. Fuss, sa Germany. German, fuss. Go to heel. Sa French is upie. Jack, here. Push. Wala, super. Jack, here. Big guy. Jack, here. Push. Wala. Wala, super. So, laging short lang palagi. Sometimes, I like to put yung leash sa likod ko para wala siyang nakikita dito. So, a bit of leash pressure and then reward. So, yung leash pressure, it comes with the reward. So, correction, compulsion. It's not really a correction, but it will be a way of correction later on pag nagkaedad na siya. Na if there is a correction, you give her correction, you give the reward. Here. Jack. Put. Leash pressure. Reward.
So you can, if you can, so better to sa kung sa harap ko lalagay para makita nyo, hit, put, leash pressure, put. Voila, super. Reward. Leash pressure, luwa, bigay. Hit, put. Voila, super. So as you can see, very short lang yung interval ng bigay. Basta palaging short, so palagi siyang excited. Huwag yung madadaliin. Siguro, in the next 2-3 months, short, bigay, dalawang tapak, bigay, dalawang hakbang, tatlong hakbang, bigay. So, palagi siyang excited. So, at this time, ito na, yung you finish the exercise in a high note. So, palaging kailangan yung pinakahuli yung exercise is masaya siya na marami siya nakuha dahil sa performance niya. Hit. Pus. Put. Wala, super. Put. Good. Wala. And we finish the exercise with high note. Full. And we play the tag. Attack. Walang kukuha, bigay lang, panalo siya. Tawag ulit, ala. Good girl. Ala. Yan, super. So ito yung tagging na tinatawag. And this is what the dogs loves, yung ganyan. Pero ang ultimate goal, at the end, siya yung mananalo sa paghihila niya. Ata. Wala, super. Aus. Chep. Ah, good. You see? I ask her to give the tag. She give it to me. I have to give it back. In order para sa susunod, okay lang. Pag narinig niya yung aus, tatakbo sa isip niya na okay lang naman ibigay ko kay Ben kasi binibigay niya naman kagad. Yun yung idea ng pagbitaw niya, bigay kagad. One more time. Yeah. Aus. Yala. So, bigay, bitaw, bigay siya kagad. Here. Good girl. Very important. May dala siyang tag in order for you. Siya na bumalik sa'yo. Is pag every time na babalik sa'yo, huwag mo siyang aagawan ng tag. Himas. Himas-himas lang. And para tumingin sa isip niya na okay lang naman, hindi niya makinukuha. Come. Here. Good girl. Super. So, this is how we play with the dog. And at the same time, ando na yung imprinting ng a bit of the obedience na magagamit nyo sa proper time, sa right time, na in the course nung paglaki niya. Good girl. Good girl, Jack. Voila. Sebo. Try bien. Voila. Voila. Good. Aus. Good. Sebo. Try bien. Voila. E voila. Aus. Good. Voila. Sebo. Oui. Sebo. Voila. Try bien, Jack Mouche. Try bien, Jack Mouche. So, next video is I will show you naman is yung ilalagay natin sa mga naiiwang pups dito. Ang tatlo rito is going to Visayas. They will stay here for the next 2 months bago sila pwedeng bumiyahe. And doon sa 2 months na pananatili nila rito is part na ng duty namin bilang breeder is to put some imprints again, sa obedience din, katulad ng ginagawa natin kay Jack. Alright, let's go for the next video. Okay, so next video, these are 7 weeks old pup. Lalagyan natin ng konting imprint sa food luring. This will be
obedience, but using the food luring is not actually obedience, but foundation para sa formal training ng obedience. And we'll choose random pup. And this is Kiara, owned by Mr. Yap from Bacolod. Ito yung gagawa natin ng food luring. We do the front seat and then we put her dun sa healing position using Kiara, here ala, good girl, super good girl, put super seat, good girl, wala, super push. Sit. Man. Good girl. Push. Sit. Good. Two. Voila. Sebong alisin oknum. Kiara, here. Here. Ah, super. Bigay. Push. Push. Voila. Super. Good girl, Kiara. Good girl. Short obedience lang palagi. Masaya ang aso, walang correction. It's about play only. Using yung food drive niya. Wala. Good girl. Super. Push. Good. Wala. Super. Super. Very nice. Maganda drive sa food. Again, session, wala pang 2 minuto, we're done. Every single day, morning and evening, bago kumain, that's what we do. Mga minuto, bago sila pwedeng bumiyahe, kasi as per airline regulation, they have to be 4 months old. So, yun yung part ng duty namin kapag may naiiwan dito. We make sure na hindi lang tatambay dyan yung tuta for the next 2 months na pag-aantay nila. But we do sa kanila kung ano yung ginagawa namin sa mga personal namin tuta. Once again, thank you so much. Please don't forget to hihingal ako. Subscribe, follow, click na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-download namin. We'll, if you have any questions or any requests, mag-comment lang kayo and we will try to discuss or tackle yung gusto nyong pagawa sa amin. And again, hopefully makatulong at makatulong sa inyo. Once again, thank you so much and have a great weekend.